Dumb class. Okay, so welcome to the season 2 of the sushi lesson. I hope that in 3 Sundays you will be able to provide us a beautiful sushi with beautiful presentation. This is our aim. So basically, thank you to Owa for providing us support for this training. Okay, I'm very pleased that they are continuously helping us, supporting us every training sessions that we are doing. Okay? So Senyaumala Otaro Yuzu, please keep your OWA active as a member because this is for your own benefit. Palagi ko itong sinasabi tuwing meron tayong events na YouTube because you never know what will happen tomorrow. Okay? Marami tayong benefit na nakukuha sa OWA. Marami talaga. Yung mga assistance, scholarship, calamities, medical assistance, for 23 euro maximum, in 2 years time, kaya kaya nyo. Hopefully, pagkakayaan ko. Because this is for your own good. Makatulong ninyo. Malaking tulong yan sa bawat OFW sa nagtutulungan natin. Okay? Huwag kayong mag-untwilling. We should always think of what we can do to our community rather than what the community can do to us. Isn't it much better that we are helping one another rather than keep asking to help? Right? Okay? Mga Filipino tayo, nasa dugo natin at tutulong. Yan ang gusto kong paabot sa inyo. Believe me, may Tagalog. Like you guys, sa hotel na ngayon, yung iba ng business, guys, business, I can help you to make your own business. If you want to pursue in the future sa sushi, why not? Maybe pag-uwi sa Pilipinas, magkayo kayo ng sushi bar. It's very famous sa Pilipinas. So, brief ano po, summarize ko lang po kung saan po galing sushi. Siyempre po kailangan ko na nalaman na kung saan galing sushi. Siyempre pag tinanong kayo ng tao, ano yung product po sa magaling. So, dapat may idea po tayo. Okay, so, this po is rice, sushi rice. Sushi rice, okay? Please take note po pag pinagawa po kayo ng sushi rice. Lagi nang dumadaan ka sa bago po yung sushi rice na ginagamit mo. Always 1:1. So what is that? 1:1. 1 liter of water and 1 liter of sushi rice. Okay. And then thank you. I am
explain ko rin. Okay, so 1 liter of vinegar, 650 grams of sugar, 100 grams of salt. Instead, a simmer can also be simmer if you are using electric stove, at least 1-3 na. Or else, low fire, then hindi siya pwedeng gumulo. Tapos, basta mag-dissolve na yung sugar. Sugar and salt. Okay. So, pwede nyo i-add doon. Makikita nyo naman kung mag-dissolve na yung sugar. Lemon stem pwede rin po lemon. Same. At hindi mo let the side po. After 5 days, na pwede nyo po. At tinagal nyo po after 5 days, pwede nyo po rin kung gamitin nyo to sugar nyo at least a month. Pwede si sila. Pwede rin po combo leaves. Combo leaves is Japanese leaves. Mahal po siya. Pero pag you're working in the sushi bar na mayroon na lang yung combo leaves. Ano yun yung Japanese leaves yun na for the leaves. Pwede rin cinnamon, but very little. I think the best flavor for me is apple. Kasi sinubukan na namin. But little sweet, you see. Ang orange, maganda rin. Diba, maganda rin parang yung orange. Parang maasin kasi. Ang lemon is a bit... Yeah.
Now this is very important. We can stand up and watch because from the technique, we got some rice. Ito po yung pwede. Kaya natin drugs po ito. So, isipag po natin ang ito. Next time, there are three more. So, sushi rice po. Basta any sushi rice. Any sushi rice po. White sushi rice, any sushi rice is good. Pero po, dapat 1:1 lagi. Para at least, alam po natin yung, ano, yung texture. Ang dadagin namin na rice next week. So, kailangan talaga siyang sukatin, chef? Siyempre, all the time, kailangan po. Malabsak ba yung malabsak? Kung saan naman tigas? So, 500 grams, pagkakamit sa inyo po. Almost 1 liter din siya, so equivalent siya. Okay? And then yun, ilagay niyo po natin. Mineral of... So, yun, kamay ko po. So, pagka ano po tayo, nag-linis ng rice, huwag niyo pong... Of course. Ang tamang paghugas po, ganyan lang siya. Ganyan lang po. Para ipapasalanda. Opo. Hindi yun, kasi... Ay, hindi, parang yun. Kasi alam niyo kung bakit kaya dapat ganito po. Kasi pag na-crack niyo yung butil, nagkakaroon ng another starch na naman. Kaya naging steamy siya. Ganyan po. Kaya dapat ganyan lang siya. Or else, pwede po yung ganyan. Na paghuga, na paghunis. Eh, pwede na yung ganyan. Para sa lubang. Yes. Chef, kailangan ko yung water. Opo, mostly clear. At least mostly clear siya. Ganyan lang siya. Ganyan lang siya. Hindi nyo kailangan ano, kasi mababasag yung putin o yung green. Yan. Yan yung minsan yung iba nagsusoak na ito eh, ng 30-40 minutes, 1 hour, nilagay na ng tubig. Pero depende again yung sa rice. Pag yung rice na yun, it's good for that, it's okay. Pero the standard lang, ito na lang yung gawin nyo, well, at least mas madali siya. Kasi pag sinusoak na rin siya eh, 7 times, yun eh, 3-4-5 minutes, 10 minutes yung siya gagawin. Eh. Ilan na ito? 3? Wala ka na. And then, see, still may puti pa rin talaga siya. Ang technique, ubusin niyo po yung puti talaga, at least para yung dalawang hugas nyo, almost clear out siya. Siguro mga 6 times na natin siyang hugasan. So this is 5. Panglima na po ito. Panglima. So
trainer, di ba, para mas mabilis? Ah, yes. Mas mas maganda. Pag nasa bahay ka, ay sa ano ka gagawa? Running water. Hanggang sa makita mong ano. Diba? Kaso nga lang, baka pinagawa ng bossing naman. Ano ba yung water? Napasayang bedcams. Didikit siya. So, pagka na, ano siya, na tumuyot siya, matigit siya. And, I think, kasi 1 hour, sige, pwede na pala siya kuri kasi diba sa lumakan niya 30 to 35 minutes pag 1 kilo. Pero pagka 2 to 3 kilo, 3.5 kilo, yun na yung 35 minutes. So pwede na pala siya kuri. Gusto niya yung tikman yung vinegar. Here. Ayun yung basic na vinegar na binigay. Kumuha kayo ng kutsara. Sis, kuha ng kutsara doon. Jubin. Eh, kahit paano nga. 4 minutes. Demergy! Kuha isa kaya kutsara yung Demergy. Ayaw. Kasi nung sa iba, Demergy! Nag-i-invento ka. So, salt kong lalagay. Eh. Ano po? Ano ang pasa na? Ano ulit to? Pagkuha mo, gambog. Tumbos na. Okay, so, you can take it. Mahumakes in kami. Gabi na natin sasama ng Parang pangatsara yan. Pwede nyo na pong gamitin ito for business. Anong lasa? Sweet and sour. Hindi pangatsara. Anong lasa? Sabi niya, lasang bilang daw. Lasang bilang na palis. Uy, wala ba yun? Wala, wala. Uy, sa inyo. So, paano ba satisfied po kayo sa vinegar? So, you can enhance again, ha? Pwede rin ba gamitin yung Himalayan salt? May kulay yun, eh. Actually, nung last time gumamit ako sa inyo, walang ako ng salt na normal. Ano siya? May aftertaste siya, eh. Kaya yung aftertaste siya na parang mapaklat in the... Saka yung kulay, may kulay. Di ba yung Himalayan yun? Na try ko siya nung inventor rin ako kasi yun mapaklat. Yun ang salt ko sa bahay. May ingredients po yung ibang ano, pink Himalayan salt. May ibang ingredients po yung possible siguro, pero siguro may babagayan siyang vinegar. Kasi lahat ng mga vinegar na inventor talaga or invention talaga yun. Huh? Every new chef has the inventor. Sir, the rice is ready. Okay. Sis, yung rice po, kasing ganda niyo, kasing ganda niyo. Yung task kasi, since tigas yung task. Pero okay lang yan. Then, ganito po yung paglagay ng rice. No? So, so, ganyan po. Minsan sinasabi nila, may ano, may isang ano, may dukot, alam mo tawag ng dukot. May tutong. Sabi niya may tutong, hindi mo kailin na sa chef yan. Wala ka naman tayong control eh. Even though na sobrang kailin na sa chef, magkakaroon pa rin yun. Kasi we're using machine. Kailangan na alam yun. Sarap yung tutong. Hindi na pa. Huwag na tayo na ba? Sarap pa yun. So, hindi po natin siya pwedeng kuhanin yung tutong. Okay, hanggang dyan na po. Hanggang dyan na po. Kasi, hanggang... Ha? Una ulit lagi, gutom ko. Maganda yung
Maganda yung vinegar na pag nakita niyo walang salt or vinegar na ano. Completely the salt. Salt talaga siya. So pamigay pa niya. Opo. So ano nga po yung sa 220? 220. Sa isang kilo ng rice. Kailangan na lang magkalakay yung next week na measuring jar nyo, ha? Ngayon po, pagka-inan po natin, pagka-release na po natin, hindi yung buhos lang. So, ganito po tayo mag-release. Kailangan po natin siya i-spread. So, mag-tira po tayo ng pagte. Pagkate. Ay, saka na inubos na. Sige, gawag kita. After, pwede po natin. So, huwag pong halo na halo. Ganyan po tayo mag-halo. Alam niyo bakit kayo ito po. Para yung grain, hindi po siya nanuduro. O, hindi po siya panuduro. So, ganyan po. Dadaan natin siyang i-ganyan. Sabi niyo, sabi ko sa inyo matrabaho talaga siya. Rice lang. Hindi ka magtatrabaho yan, nalalampokus ka lang. Madaling araw pa lang, gawin mo na. Para pagtanghalian, ready na. This rice, kasi nga first time ko rin lumamit ng rice na daw. Ano siya, matapos sa tubig. Kasi nalaman ko yun sa tubig. Matapos sa tubig, kaya dry siya ng konti. So, advice ko sa ganitong rice, magkakot siya ng konti, 15. Another 5 minutes up. Another 1 minute. So, kasi yan ang yung konti niya, dry siya. Again, what I see also dito sa rice na to, ano siya, maalsa siya. So parang dumami. So possible na pag tinikman niyo yung rice mo, tapos kulang sa vinegar, pwede niyo po siya dagdagan. Kasi di ba every other rice, iba-ibang rice, iba-iba yung ganun yung volume niya. Minsan maalsa, minsan hindi. So ito maalsa siya. So possible to, advice ko siguro, tignan natin mamaya. Pwede tayo maglagay ng additional vinegar at least 50 ml. Pero sa aming mga walang alam, di namin alam po kung bigat o hindi. Hindi po, titikman niyo po. After 3 or 4 times ako ganyan, saka niyo po siya i- para siyang cake, kunin na cut food siya. So yung ganyan. Tandaan niyo po, maganda yung rice pag nakita niyo yung grain, yung mutin. Kasi pagka yung lasog siya, yung pangit. Yung hindi nyo nakikita yung butil. Kasi sa mga sushi rice, at sa mga sushi, pagka nakita nyo na nag-roll sila, tapos nakita nyo yung butil. Means that's a very good sushi rice. Kailangan nyo sa wash ninyo ng rice with sushi rice. Hindi nyo po tingnan. Hindi po tingnan. Hindi po tingnan. Parang kasi pagka kailangan pa po natin 3 days. Hindi ko na mahurap na wala na vinegar pa pagka vinegar pa no? Pero yung ano patigas talaga yung matigas pa nga yun? I think pinulang sa tubig. Yun ang pinulang sa tubig. Pero at least, ano siya, kasi honestly, ano po, hindi ko talaga yung rice na dapat gagamitin natin yan. Yung mga sa bahay. So, gumamit ako ng bagong pinabili ko sila dyan.
gumamit ako ng ibang brand. Hindi ko siya, kapag hindi ko siya kamasado. Kaya yan o. Jeff, ano yung usualing brand na kayo nagkasama? Takahiro. Takahiro. Ayan yung mga ito. Takahiro brand. Nishiki brand. Saan nakakabili siya? Pero sa Philippine store meron. Japanese store, sa Philippine store meron din. Chinese store. Meron din yan sa Scrabinity. Ito rin yung maganda yun sa sushi. Pagka sa mga, ano diba? Sa yung Toyoko sushi nyo, pwede nyo siyang enhance. Pwede nyo siyang gamit na ng more vinegar para... Hanip pala kasi siya. Siguro another 100 in it. Mostly, may mga ganong price talaga. Pagka natuyo siya, pagka nag-cool down siya, doon ko lang siya ma-appreciate yung ano. Water talaga siya. Sa tingin ko din. Pero at least, na-try natin yung ganyan na brand. Okay. Magdala rin tayo lang. Sa plan. Naa sa plan.
Anong butang ng MC na siya pag-humay? So, meron mga tissue dito. Wala, ano mo provide ko? Pero sa Sunday morning, kailangan nyo lang tea towel. Para pag-uwan ng kamay. Pag-uwan ng kamay. Sis, hindi man yung grupo. Ang grupo. Next week, wala ba? You will be assessed. You will be... Tinitingnan namin palagi kung sino ang pinaka-tidy sa table. We have a little competition. Ang dog, kasi bangin mo. Next Sunday, okay? Last day. Mag-cut mo. Clean ang table mo. Kailangan organize ang table ninyo. Okay. Professional chef. Alright? Yung Nori, hindi nyo po, kailangan po lagi nasa sill siya kasi pag lumabas siya, hindi na siya crunchy. Okay? Kailangan po gumawa ng susu kaya ito. Kasi nagtala ka na siya eh. Ang halipad daw? Sino ba? Siguro mga 1 to 2 euros siguro. Hinando po kung magkano siya. Dati yun ha, hindi ko lang kung magkano siya ngayon. Magputos. So... Dili, lalo kung magputong. Nag-e. Hindi pa po ito yung pwede naman. Pag nag-roll, kaya naman nakabit. Kasi hindi ba nakikita? Ikaw lang makain. Ikaw lang makain. Mabahay lang. Mabahay lang. Pero magbubus yun. So, kapag rin tayo kumakas ng tubo ko. So, ito yung masago. Masago po siya. It's a fish. Kaviari? Okay. Kaviari is the same, almost the same. Pero ito, mas maliit siya yung kaviari kasi may dinosaur. Oh, ay, ang hibon. Hindi, para ito na natin, yung sa ito sa isla na orange. Opo. Parang kaviari. Yung... Ayan nga. So, possible pa rin po natin siya pwede tayo mag-draw to the world. Hindi lang po, when we are talking about Munda, hindi sa'yo malalak na malamig lang. Kumbaga, kailangan talaga siya yung dry, medyo dry na siya na sticky na siya na pwede na siya pagkatapos pa sa next time siguro nadala tayo sa 1 kilo ng rice siguro mas maniki na namin mo ito nabili ko ito sa Jasper. Pwede po tayong pwede nyo pong pwede nyo pong paypayan para mas pwede nyo po siya. Ganito ang ginawa nila last year na paypay. Paypay talaga dahil sa time ba? Saka may listas. Sa time ba?
Next Sunday, konting greeting siguro sa mga iba, sa mga bago. So mag-summarize tayo ng konting greeting sa gate, konting history. And then, no while others is making the rice lang. Kasi next Sunday, kailangan sa lahat ng grupo, kailangan isa-isa talaga magawa ng sushi. Isa-isa. Hindi pwede yung... Hindi isa talaga, individual. Either isa gagawa ng busmaki, oramaki, timaki. I will explain everything. Okay? Paano siya gagawa? Isa lang ang gagawa ng rice. Pero each person, kailangan marunong mag-roll. Kailangan marunong na maglagay ng rice sa nori. Maglagay na vegetables sa loob ng nori. Kailangan marunong na mag-roll. Kailangan marunong na mag-cut. Kasi yun ang importante ulit. Yep. Pag-sain, madali lang. Kasi natin magagawa. He's one of the leader of the group. He's one of the leader of the group. He's one of the leader of the group. Hindi magkasama. Magkasama. No, kasi medyo mo. Ay, group Explain ko lang po. Pag nag-roll po tayo ng sushi, sa rough side po tayo maglagay ng rice. Hindi po dito kasi na shiny. Mostly pag sa shiny, madulas siya. Tapos that's for design. Mostly hindi siya tumingin. Tsaka ito good for design kasi pag nag-roll po tayo ng inside rice, it will be good kasi shiny siya. So madali siya. Rough side po siya. Okay? Rough side lang lalagyan nyo ng rice, ha? Yung shiny is yan yung nasa labas. And then, wala tayo. Pero pwede rin po kayo kumuha ng malaki nito. One bowl and a half. But mostly, oramaki always in small. In the small. And, apo, and 80 grams po. Ang standard ng ganito is 80 grams kasi bite size siya. Hindi siya pwedeng malaki, hindi siya pwedeng maliit. Bite size siya. So, automatically, dito lang kasi nagdala yung gramo ko. But next Sunday, I will bring my scale para igramo po natin na pag nalagay po tayo ng rice dito. So, kailangan 80 grams lang siya. Hindi na siya mag-i-exist sa 80 grams siya. Hindi na. Kasi 80 grams plus ka pa maglalagay pa ng mga sahog sa loob or palaman. And then ito, pag na cover na po natin ng plastic, pwede, kailangan nyo susuputasan konti para hindi siya maglumobo. So, this is a simple idea pero napaka-useful ko nito. So, yun po. Para pag nag-roll nyo kayo, hindi siya magbab. Hindi siya lulobo. Pwede siya magawin. So, yan. Diba? Nag-plot ko siya. Advice ko din, if ever, use your small. Kasi pag maki, mas maiging small lang. Bangumat nyo para may solid yung paghawak ko. So I think we can start. Yes. So, ano po muna, nagilan po lang tubig sa kamay, parang yung lipstick to rice. And then, 80 grams. Possible, around 80 grams is like this. Kamao. Kanyan siya pa naglagay. So mostly, pag kukuha kayo ng rice,
ay i-upload sa inyo na po. Dito siya para mag-review po kayo. Dito, it's easy. You can start from the side. Side. Then, yan po muna. Na. Okay? To procedure, pwede po kayo, pwede nyo pong ilagay pa angat. Ayan po, angat. Para makover from middle to go up. Ayan po. Okay? And then sa baba, itong dalawang kamay, ganyan po ng ganyan. So, hindi nyo kailangan pa, di ba? So, yun lang po. That's a very easy way na mag-roll yung. Ganyan lang siya. Pwede na po yan, pag ganyan yan. Yung ganyan yung star siya na wala doon. So, ngayon, lagay na po. 1 to 1, di ba? 1 to 1. So, lagay na po natin ng tubig. Mineral po. So, hindi social na kakain ito. Oh, ganun lang si kain niya. Sige, okay na po yan. 1 to 1. 1 liter po tayo kasi iba na yun. So, ngayon, ipansay po natin siya kasi kailangan niya. As normal naman na ano. Basta pantay niyo. Ang measurement is 1 to 1. Tinan nyo po. Makita nyo, clear na siya. Yes. Mostly clear na yung taas. So, that's the very good sign na pwede nyo po magkaroon ng magandang sushi rice. Pag maganda yung sushi rice po. Nakita nyo po. So, nori, dapat po, pag nag-cut kayo ng vegetables doon, dapat, ano siya, align siya sa dalawa. So, possible ito. So, pag nag-cut po kayo ng, dyan po, side and side. So, yan. So, mas maganda siyang gamitin. Ibat talaga pa niya. And then, side po, hindi nyo na kailangan side lang, side, and side. So, and then, julienne po, pero huwag masyadong makapan na julienne. That's good only for the side. Good only for the side, okay, so... Diyan po yung kasi gagawa tayo ng sample ng sushi mga. Okay? Yan. Yan yung julienne. Kasi pag makapal masyado pag mga ganyan kalaki, syempre, pag nilagay mo dyan sa... tsaka hindi ka na makakalagay ng iba pang ingredients. So ito po, pwede nyo pong cut and then you can put it ng salad. Para hindi nyo masayang. And then next, another procedure din po, another one. So, yun po yung sa pwede yung pumisipin, diba? At sa 4, pagkat nyo sa 4, slide nyo na po sa gilid, then, slide nyo sa gilid, then you can julienne. So yan ang tawag ng julienne. Okay? Thin, long slices. Hindi na pinalatan yung converted. Hindi mo pa pala yung balat ang kailangan. Yung lang kalatan eh. Kaya hindi yung ano. Sino? Kami natain doon. And then yung ano, sustansya mayoran.
Binalatan na. Eh, ako lang ba na? Kaya na pa. Uy, rabbit lang hindi nagbalat mo. Okay. May nakita rin po ako sa sushi bar, other sushi bar, nilagay rin po nila ito sa sushi vinegar. Kasi nga, diba, sweet din siya. Para iwas po doon sa disgrasya, pag-side, magkarto kayo muna sa gilid ng side. So, para po kayo may foundation kayo. May foundation po kayo. Para hindi siya, kasi pag kinat mo yung ganyan, tulad siya. Mag-muno kayo yung kahit ganyan. So, ito, you can still use it for julienne. Ang julienne po natin pag sushi sa carrots is ganyan po. Manipis talaga siya kasi matigas to eh. Mostly, hindi po namin, sobrang bihira lang po namin gamitin yung raw. Yung ganito hindi niluto. Mostly niluto, sinustay po namin siya para or minamarinate. Para sobrang lambot siya kasi more flavor. Pero yun, pwede nyo po siyang ikat ng ganyan, julienne din. Gusto nyong ang julienne po natin dito dapat manipis po. Ganyan siya manipis. Pero magandang tignan mga kaya sa loob. Kaya siyang maganda siya tignan sa loob. Madali siya kainin. Kaya. Hindi matanggal yung ngipin mo. Kaya malaki. Pero dapat control niyo yung pag-iing mamaya. So yun. Control niyo po. Then after, gitna. Pag balat kayo, hindi yung balat. Pag kayo mga ganito ba? Ganyan po ang patties. Okay? Magalap ko natin ang patties. Hindi na natin. Matutunan niyo po yan kasi ang dalami na nakagilid yan. Nakakita mo yan nasa gilid niya lagi. Or nasa side. Para at least on the channel. So, gagawa po tayo ng sushi na live. Any volunteers, sino po mag-volunteer? Okay, so that, sino po pwede nyo sumagkat? We have vegetables for you. Sige po, Ella. Yeah, but it's the
ilis lang. Kasi ako, ang avocado mostly, automatically na siya na yung mga ganito, masak na siya agad. Picture man eh. Video na. Masa ka na? Oo. Matikyo. Ito na ito. Oh, sis. Bill muna. Bill muna. Bill? Maraming procedure, you can use like this para mag-junior pwede ko ganyan guys, tuloy pero ako kasi yes ako kasi I go sa patong-patong kasi mas madali tsaka mas pulito siya mas parang balot na lang. So, gamitin ko natin at ito muna yung open. Ngayon, 1 liter. Ay, 500 grams ko na lang. 500 ml na lang tayo. Kasi pag 500 ml, pwede mo gawin 325 yung sugar mo kasi bukas sa akin ngayon. Kasi baka hindi kasi. Tandaan nyo, 550 ito pag nilagay kayo ng sugar, tsaka salt nyo, dadaki pa yan. Magpaparoon nyo. Oo, gano'n. Nagano'n ba? Kahit na po, hindi Japanese vinegar. Basta po, rice vinegar. Okay na Thank you.
knife ko, ganyan pa ang paglagay ng knife natin sa chopping board. Okay? Para for safety. So yeah, pwede na po natin tabayin. We can turn it off here. So yun, yan lang po. Tandaan nyo, ito yung pinaka-nagbibigay ng magandang flavor talaga sa sushi rice natin. Yes, ma. It's cool. Ayaw malin po, sorry. One minute po. That's a good question. So, kung sabi niya po, paano po yung pagbigay ng flavoring, mas maigi po ang ginagawa ko pag after ko siya patayin, kasi patay po kasi may nilalaon na malabas kanya yung spirit kung ano yung mga things na nilagay mo sa loob. For example, orange man or pag nilagay mo siya, mainit-init pa siya, lumalabas yung flavor niya kaysa malamig na. So yun, tama, good question po yung sa kay ate. So pag patay na po patay mo, minsan sinasabi nila, so, yun lang nga po. Ganyan na siya. Ngayon, di ba po, sabi ko pa din na. Maganda yung vinegar na nakita nyo, walang salt or vinegar na ano. Completely salt. Salt talaga siya. So, pagbigay pa na ito. So, ano nga po yung sabi ko? 220. Sa isang kilog ng rice. Yes po, pagka-release na po natin, hindi yung buhos lang. So, ganito po tayo mag-dress. Kailangan po natin siya i-spread. Matrabaho ang sushi, but it's popular. So, mag-tira po tayo ng content. Ano ate? Yan siya ka na inubos na. Sige, gawa kita. After, pwede po natin. So, huwag pong halo na halo. Ganyan po tayo mag-halo. Alam niyo bakit kayo. Ito po, para yung grain, hindi po siya o hindi po siya paniduro. So, ganyan po. Dadaan natin siyang ganyan. Sabi niyo, sabi ko sa inyo, matrabaho talaga siya ng rice lang. So, dadaan po natin siyang ganyan. Madaling araw pa lang, gawin mo na. Para pagtanghalian, ready na. This rice, kasi nga, first time ko rin gumamit ng rice na raw. Ano siya, matapos siya sa tubig. Kasi malalaman ko yung stuff dito eh. Matapos siya sa tubig, kaya dry siya ng quality. So, advice ko sa ganito rice, pagkakot ka ng konti na 15, another 5 minutes up, another 1-2 minutes. Kasi, yan ang yung konti na dry siya. So, syempre, sa po, 1-2-1. Ganyan po siya. Four times ako ng ganyan. Saka nyo po siya para siyang cake. All in na cut and pull siya. So yung ganyan. Mostly, may mga ganong rice talaga. Pagka natuyo. So, pwede rin tayo umakas ng tubig ko. So, ito yung masago. Masago. Are you learning?
sabi po siya, it's a fish. Kaviari? Okay. Kaviari is the same, almost the same. Pero ito, mas maliit siya yung kaviari kasi nito. So, possible pwede na po natin siya. Hindi po dito, mas na shiny. Mostly pag sa shiny, madulas siya. Tapos, that's for design. Mostly hindi siya tumigit. Tsaka, ito good for design kasi pag nag-roll tayo ng inside rice, it will be good kasi shiny siya. So, madali siya. Rough size po siya. Okay, maki always, or maki always in small. This most and apo at 80 grams po ang standard ng ganito is 80 grams kasi bite size siya, hindi siya pwedeng malaki, hindi siya pwedeng maliit, bite size siya. Shoto bat kali dito lang kasi nagdala yung gramo ko, but next Sunday I will bring my scale para igramo po natin na pag nalagay po tayo ng rice dito, so kailangan 80 grams lang siya, hindi na siya mag-exist sa 80 grams siya, hindi na kasi 80 grams plus ka pa, maglalagay ko pa ng mga sahog sa loob or kalaman. And then ito, pag na cover na po natin ng plastic, pwede, kailangan nyo po siyang butasan konti para hindi siya maglumobo. So, this is a simple idea pero napaka-useful po nito. So, yun po. Para pag nag-rollo kayo, hindi siya magpag, hindi siya lulobo. Madali siyang gawin. So, yan. Diba? Nag-flirt siya. Advice ko din, if ever, use your small. Kasi pag maki, mas mayiging small lang. Bamboo mat nyo para may solid yung paghahawak nyo. So, I think we can start. So, dito, it's easy. You can start from the side, and there. Then, yan po muna. Na. Okay? To procedure, pwede nyo pong ilagay pa angat. Yan po, angat. Para makover from middle to go up. Yan po. Okay? And then sa baba, itong dalawang kamay, ganyan lang po ng ganyan. So, hindi nyo kailangan diba? So, yun lang po. That's a very easy way na mag-roll yung. Ganyan lang siya. Outside rice siya. So, outside rice. So, inside ano? Yung mga... ingredients. So, pag gagawa ko ng pinato mo din. This is still okay to use because yung rice sa labas. Ano naman siya ng konti. Ganyan siya.
pag naglagay po kayo ng palaman, dapat nasa gilid, huwag sa gitna, nasa mostly nasa dito. Para may space kayo to fold. Pag nag-fold po kayo, hold it, and then flip first. Kailangan po makita nyo po, meron po kayong sobra din sa unang fold nyo po. So may sobra po kayo na ano. So pag nakita nyo, you can still fold in the second fold. And third, fold ulit. Then, yun na. So, you can, pag ito po yung advice ko, pag nag-roll po tayo, huwag yung, ito na po, and then, gitna. Alam niyo po bakit, kasi pagka na ganyan po ako, parang smooth lang. Opo, yung rice nakakahinga dito, this side na yan. So pag kinain mo, hindi siya gano. Kumbaga, this is just to shape them. So the side, kasi hindi ako ibang chef, kasi pinaputuloy ako, hindi ako nagtutuloy. Kasi nangingkaya ako, you can still eat this. So ganyan po, ganyan po ginagawa ko. Kumbaga, i-compress na lang. Opo. Yan, so yan na. Okay. Then iwan na po sa 8. Sa so, anito yung space ko para na po yung matamaan. So, ayan po. Lagay po tayo ng tubig. Tapos pwede na siyang ganyan. Pwedeng, kapag professional kayo, pwede kayo mag-iwan ng ganyan. Because I use this for like my ruler. Parang ruler po. Kasi ito para magkaroon ako, para strict yung ano ko. Maraming cuts na ako na daanan, pero that's how it goes. Pwede rin pong, opo, pwede rin kayong maging ganyan. Basta, yung knife, tataas din yung ganyan. Tataas siya galing. Pwede rin siyang iba po ba. Okay, so ito natin siya. Then we can make it again. Okay, so pwede po tayo mag-topping sa taas, but this one is tempura, so hindi ko na po siya itatopping. Talaga po siya na, ganyan po yung itsura. Dapat po mas lamang yung laman. Kaysa sa kanin. Opo, okay. Exactly. Dapat mas lamang yung laman sa loob. Para ano? Again, hindi siya ganun ka sobrang perfect kasi basa yung kanin eh. Hindi pa siya ganun ka. Kumbaga sobrang, dapat means 30 minutes po ngayon. 15 minutes lang ginamit natin. So, kaya ganyan yung kanin niya. So, that's okay. Don't have to worry pag ganyan. Again po, maganda ito, like oblong style lang siya, and then we make it like that. Second procedure po natin, pwede po itong ganito, pataas, ulit, and then you can turn this out. Depends kung ano yung, kung saan kayo sanay. Kung saan kayo importante. So, 80 grams lang tayo. So, pag medyo makita nyo, malaki gram naman. So, ngayon, puro makit pa rin tayo kasi, para matutunan. Sesame seeds. Gagawa po tayo ng vegetarian. Hindi pa natin siya pwedeng i-press ng sobra kasi tinan nyo, nakikita niyo yung budol kasi hindi siya pinipress. Pag pinipress niya, nalulog yung budol eh. So, paparot niya yun. Kailangan na. So,
ganyan lang po pag naglagay ko ng sesame. Sesame seeds. We will provide you as well, cards. Ganyan. So, para malinis po, ganyan lang siya. And then, you can take it from there. Correct. And then so ngayon, vegetarian po. Possible, pwede niyo po lagyan ng sesame seeds, pwede rin po avocado. So, yun. So, next time, kasi meron naman kayo na so, pwede niyong gawin yun. Okay? Kailangan ka ng so, ganyan na po siya. Another roll, vegetarian roll. So ngayon, mamaya po, after po ito matapos, I can ask you guys if you want to volunteer. Kung sino po gusto mag-roll dyan, pwede po tayo mag-roll, okay? Okay, chef. Pwede, chef. Pwede rin po ganyan. Apat. Kasi medyo, kasi talaga natin medyo finors natin eh. Okay lang yun. But anyway, you can still make it good by folding them or kuhulmahin nyo ulit. Gaganda ulit yan. Basta wag nang yung durugin. Dapat mahaba ito eh. Baka yung record ko kaya. Ay yung memory, baka po mga. Kasi dapat ito Isa-isa. Isa-isa. Kapalik. Kapalik. Kapalik.
sa center. Remember, may kapag na-program.